nandito naman po ang DOJ, judiciary, pwede po siyang magtanong ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ, because that is really beyond us. Hindi po ako makakabigay. Madam Speaker, Your Honor. We are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit, tapos pagkailangan na, sasabihin mo, pagkailangan na nandyan. Paano kung wala? 700 billion. Anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to? Tama ba na hindi nag-report sa agency? Ang bangko niyo po ba, tuwing ini-invest yung 100 piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para paano? Madam Speaker, kung ako po ay hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because tandaan niyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nag-deposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Ito ang matinding balitaktakan. Let's watch the full highlights. Majority Leader. Madam Speaker, I move that we recognize the Honorable Bernadette B.H. Herrera of the Party List B.H. for her interpellation. Qualified theft na to, o kaya pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang tawag po dun sa libro ay Book of Accounts. So may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balance. So at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko, ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmark revenue? Hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po yun. Yung pera, Madam Speaker, saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede munang hirmin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Malaban na natin ito at maliwanag naman na at any point in time na kailangan na ng DICT ng additional funds para sa free wifi, they may request. Madam Speaker, maliwanag po yun at katulad din doon Madam sa Speaker, fire trucks. So lahat po yun ay pwede. So yun ang sistema po ng paggamit ng accounts sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung meron pong legal question ng ating kagalang-galang na B.H. Herrera, nandito naman po ang DOJ, judiciary, pwede po siyang magtanong ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ, because that is really beyond us. Hindi po ako makakapigay, hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Yun ay pwedeng hingin sa DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. We are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit, tapos pagkailangan na, sasabihin mo, pagkailangan na nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at
any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalat ng Kongreso para sa isang particular na bagay? Hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya. Anong difference ito dun sa DAP? Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash management by the national government, and this is under Executive Order Number 449. Yan po ang mandato ng ating National Treasury. So, kung meron pong legal question na gustong pang talakayin ang ating kagalang-galang na Paige Herrera, ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court kung gusto niyang talakayin pa ito. But as far as we are concerned, at any point in time na hihingin ng ahensya, ang earmarked revenues na yan, dahil maliwanag po, mas maliwanag pa sa alas 8 ng umaga ang balanse nila, ay demandable po yan. Madam Speaker, hindi nga po maliwanag sa tirik ng araw yung balanse. Alam mo yun. Hindi maliwanag kung magkano ang balanse ng mga earmarked revenues dahil natatraffic sa Bureau of Treasury. You and I both know that. Natatraffic ang kanilang balanse sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera tapos naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So bigla tayong mangungutang. You know, we earmark this certain... Ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, diba, kunwari ikaw may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi, tapos may humihinging ahensya sa'yo, kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. A legal question, it is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So bigla tayong we earmark this certain... Ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, diba, kunwari ikaw may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi, tapos may humihinging ahensya sa'yo, kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance halimbawa as of June 30, 728.785 billion pesos. So malaking amount of funds. Isipin na lang po natin kung lahat po ito ay pinagsak natin ngayon, lahat sa mga ahensya, sa totoo lang po, mabibilaugan silang lahat. Hindi nila kayang ma-absorb lahat ito. So may ganun din na problema. So that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the mandate of the DPM. Kailangan nilang i-manage yan. So they cannot just flood all of these agencies with cash. So yun po, that's how we understand the cash management mandate of these
agencies, Madam Speaker. Madam Speaker, cash management does not mean gagastusin mo yung pera pag hindi ginagamit. There's a difference, Madam Speaker. I never said na i-flood natin ang agencies. I'm just simply saying you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project na sinaad natin sa batas. Pero again, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin? Malinaw po ang batas. Bawat section, andito po yan, nakapal po yan eh. Ilan ang earmarked revenues natin? Nakaspecify doon, nandun lang siya pwedeng gamitin. So, very specific. Alam ko po yung sinasabi niyong one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? What is the question? Yung one fund concept, because yan po yung sanina sinasabi nyo na ito yung cash management, may one fund concept, na yun ang sinasabi ng DOF na dun ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng one fund concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Peace and light in the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree 17, Presidential Decree pa yun during the time of President Marcos, na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po dong nakasulat any mention of earmarked revenues. At since 1977 pa po yung Presidential Decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman natin ilagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung para kung saan, kailan hiniram yung 700 billion? Kunwari may 700 billion, anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to? Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Ang bangko niyo po ba, tuwing ini-invest yung 100 piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para paalam? Madam Speaker, kung ako po ay hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because tandaan niyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nag-deposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede niyong gamitin, national government, kung saan niyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin niyo na. O basta siguraduhin niyo, pagkakailangan ko na, ibalik niyo sa akin. But again, Madam Speaker, what is important is the balance. Paglilinaw lang po kung ano ang balanse ng bawat fund ay intact na intact po yan. Napakahuhusay po ng ating mga empleyado sa ating treasury. Complete po yan. So lahat po ng mga dinadagdag po dyan, lahat ng binabawas, intact po ang balances. Issue lang po because we have a ceiling at every point in time. Today, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine kung pinasok po natin itong 728 billion, mauubos yung 6.3 ng 728 billion ng in-earmark ng Kongreso. So paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government? Yun ang mangyayari dito. How will our national government function kung lahat po ng ating earmarked revenues ay pinasok natin lahat doon sa ating total budget ceiling? So yun po ang napakahirap na trabaho ng ating DBM or DBCC. So yun ang naging
Ang ganda nga ng konsepto, di ba, ng cash management. So, paano yung mga nagsarang bangko? Dahil ginamit nila yung pera eh. Nag-overuse sila ng pera ang diniposito ko eh. So, nung nag-withdraw ko, hindi na mabalik sa akin. Dahil nagsarado yung bangko eh. Be pulled to the general fund under the one concept. The fact that these are not readily available cash resources but an obligation suggests a shift from the one fund concept to misappropriation. The remittance of the earmark revenues recorded in special accounts has merely become a means to circumvent the purpose of earmarking, allowing physical possession and access to these earmark revenues, which under the Republic Act is, like you said, 700. So, Madam Chair, Madam Speaker, Madam Sponsor, sa akin, ilagay po natin sa tama. At mag-report po tayo. Marami po tayo. Pwede po natin lagyan ng special provision na i-report sa atin kailan nila hiniramang pera. Because hindi ko po talaga matanggap na pwedeng gamitin po yung pera na in-earmark natin for a specific thing kahit pa hinihiram lang ito sandali. Like I said, hindi ba ito parang DAP that was declared unconstitutional by the Supreme Court? 37 ng PD1177. It states that even the presidential decree of the one fund concept does not even allow it. It says here, all monies appropriated for functions, activities, projects, and programs shall be available solely for specific purposes for which these are appropriated. Even the presidential decree na pinapapool lahat sa one fund concept, exception yung naka-appropriate for a specific thing. So, Madam Chair, Madam Speaker, I've exhausted my time. Meron pa namang ibang agencies, nandiyan pa yung DBM, DOJ. I'll just continue. Magkaiba po ang appropriation, which is an authority to spend.